Tuloy natin itong COVID. Ayon sa DOH, 8 laboratorio pa ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Ayan, okay. So, para lang sa kaalaman natin, kasi oh, alam nyo, merong pattern na nangyayari ngayon. Ha? Tumataas ho talaga yung COVID. Ha? Eh, kasi oh, meron ho akong napanood. May napanood ho akong isang doktor. Medyo nagte-trending siya, pero ayoko na lang ipakita dito yung ano niya kasi masyadong nagmamagaling. Ah, ang sabi niya, nagagalit daw siya sa gobyerno kaysa pinupuna-puna sila pagka dahil sa negosyo niya, dahil doon sa clinic niya, pag nanggagaling daw yung mga may COVID doon, eh kailangan palinis daw yung clinic niya. O sa madaling salita ho, nagagalit lang siya kasi pinupuna siya. Tapos biglang doktor siya, sasabihin niya na hindi naman totoo daw yung COVID, namamatay daw yung mga tao, eh hindi naman dahil sa COVID. Dahil daw sa puso, dahil daw sa diabetes, dahil daw sa kidney failure, ganyan-ganyan. Ayoko nang sabihin. Sabi ko, Dok, doktor ka naman, bakit tatanga-tanga ka? Alam mo naman, paulit-ulit, ha? Walang namamatay sa virus kasi yung virus, hindi naman yan yung mamamatay ka, virus yun. Hindi, ganun yun, Dok. Para naman tatanga-tanga itong doktor na ito. Hindi ko nalang sasabihin kung sino itong doktor na ito, ha? Nagmamagaling kasi eh. Siyempre, sabi niya, hindi naman namamatayan sa virus, namamatayan sa pneumonia. Ay, ang tanga-tanga talaga itong doktor na ito. Sabi ko, ay, nako talaga. Sabi niya, mas maraming pa nga namamatay sa mga ibang sakit. Bakit yan ang masyadong pinagkakabalahan natin? Ay, tanga-tanga talaga. Hindi ko nalang sasabihin ko sino yun, ha? Kilala niyo ho ba yun? Kaya nga lang magpangalan sa doktor na yan. Kung ako talaga, hindi ako magpapadoktor dyan. Sakit sa bangsang doktor na yan, eh. Natural, yung virus na COVID, ah, yan na nagdudulot ng pneumonia. Hindi yung nakakamatay yung virus na COVID as ganun lang. Nagdudulot siya ng pneumonia at mamamatay ka kung hindi malakas yung iyong katawan. At the same time, yan din na nag-trigger sa iyong diabetes, sakit sa puso, siya ang nagtitrigger. So mamamatay ka dahil sa diabetes o di kaya failure sa isang organ mo o kaya nagkaroon ka ng heart attack o cardiac arrest dahil nga ang cause dun yung virus. Pero hindi ka na mamatay dahil dun sa virus. Te, ano ba? Yan ang doktor to. Doktor Kwak-Kwak. Ang tanga-tanga, nakakainis. Kilala niyo yung doktor na yon? Hindi yan si Dr. Leccio na yan. Iba yan. Ano yan eh? Hindi yan. Ibang doktor yan. Nakakabuisit. Nung napanood ko siya, ay, antangan dito yung doktor na ito. Dapat tanggalan ng lisensya ito. Sinasabi niya pa, ha? Sinasabi niya pa na kesyo daw. Eh, kami ang doktor. Kami nakakalam. Hindi yan DOH. Abay, sabi ko, matindi ito. May sariling kwak-kwak ito, ha? Ang lupit. Eh, hindi ko na lang kaya kung sino. Basta ano mong pangalan nun. Ay, hindi. Matino yan si Doc Adam, ha. Medyo, ibang doktor yon. Basta, hanapin nyo na lang. Ano ngayon yun? Trending yung hinayupak na yun, eh. Sabi ko nga, naku, pag ako nainis sa'yo, talagang gagawang kita ng video. Animal ka. Okay? Oh, ito na. Mga kapuso, kabilang ang Pilipinas sa 130 bansang hindi pa nakatatanggap ng bakuna contra COVID-19. Oh, ang dami pa palang bansa. Eh, kayo naman? Masyado nyo naman pinipressure ng Pilipinas ba? Pero sabi ng grupo ng mga healthcare professional, hindi raw tayo dapat nakikipagunahan sa pagkuha ng bakuna. Yan ay para matiyak ang kalidad ng mga ito. Ayon naman sa isang eksperto sa mga bakuna, naging maagap ang ilang bansa. Kaya, meron na silang bakuna. Yan ang tinutukan ni Sandra Rinaldo. Sa pagsasaliksik ng GMA News Research, sa 46 lower middle income countries na kinabibilangan ng Pilipinas, 13 ang nagsimula ng magbakuna, 33 ang wala pang nababakunahan kasama na dyan ang Pilipinas. 18 bansa dyan nasa kontinente ng Afrika, 9 sa Asia, 4 sa Europe at 2 sa Amerika. Sa East Asia, ang kaliga ng Pilipinas na wala pang naituturok na bakuna. Sabi nito, Banat, sinong bet mo for senator? Ako po, ay joke lang. Biro lang, hindi ko, luluko lang ako, niluluko ko lang kayo. Ang mga bansang Kiribati, Mongolia, Papua New Guinea, Solomon Islands, Timor-Leste, Vanuatu, at Vietnam.
Pero ang Vietnam nakatanggap na ng vaccine delivery kahapon. Sa kabila nito, paalala ng grupong Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 o HPAC, hindi naman dapat makipagkarera ang Pilipinas para hindi maisakripisyo ang kalidad ng bakuna. Bakit nagiging unahan? Kaya tayo nagkakandaloko-loko eh. Nakikipag-ano tayo, karera. Each country needs to assess the ethical, legal, budget implication. Iba-iba ang resources natin. Ayan, alam mo, tama to ha. Yan yung balita na gusto ko lang ipaano sa inyo. Totoo naman ho kasi, alam mo, hindi ko nga maintindihan bakit ano eh, bakit tayo nakikipagkarera. Hindi siguraduhin muna yung mga tulad niya sinasabi niya, yung budget o yung legal matter. Alam niyo, itong bakit kasi sa totoo lang ha, ako nga eh, may benefit pa nga yung medyo huli-huli tayo ng konti eh. Dahil kahit pa paano, makikita natin kung ano ba talaga ang tama at kailangan para sa atin. Kung ano talaga yung klase ng bakuna na para sa atin. Kasi marami yung nagsasabi na may mga side effects yung iba, huwag gamitin sa matanda. Hindi naman sinasabing hindi maganda ha. Ang sinasabi lang, yung tamang bakuna para sa tamang tao, whether ito'y by age o di kaya ito'y depende dun sa taong tuturukan. Hindi natin dapat ito madaliin dahil ito ay, alam nyo, hindi ho, biro ho ito. Magtuturok ka ng something sa katawan mo. Alam mo, may mga kilala talaga akong doktor ha, na sinasabi nila sa akin na sila mismo, medyo doktor na ito ha, medyo hindi ano, hindi pa ganun 100% ka-convince. Kasi sabi nga nila, sa tagal nila sa pagiging doktor, ang isang bakuna, bago ma-discover yan, it takes a lot of time. Eh, itong nangyari, medyo mabilisan. Although, hindi naman nila masisi ang tao kung naghanap bigla ng solusyon, hindi rin nila masisi ang gobyerno. Pero, kaya nga sabi nila sa kanila, sa mga doktor na ito, tulad ng doktor na nagsalita, sa kanila nga, mas maganda nga itong hindi masyadong minamadali ng gobyerno. Alam mo kung sino lang ang nagmamadali, yung totoo, ha? Kung sino lang yung nagmamadali? Ang nagmamadali lang yung mga politiko. Ah, kita mo kung sino yung atat na atat. Sino yung batikos ng batikos kaliwat kanan? Hindi yung mga doktor eh. Yung mga politiko ang bumabatikos. Sabi ko nga, ano ba ang pakialam ninyo? Anong alam ninyo? Ang bumabatikos, itong mga politiko na ito. Pangalawa, sino pa? Yung mga negosyante na gusto nang magbukas. Bakit? Ay, ang utak, puro pera, 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 pera. Gusto na namin magkaroon ng pera, pera, pera. Yan o yung nagmamadali. Ha? Ayan o ang nakakairita. Instead, alam mo itong bansa natin, bansa ito na mga pulpolitiko talaga. Bansa ito na kung saan pinatatakbo ng mga lintik at mga hayop, mga animal na mga selfish na may mga sariling interest na politiko. Pati itong bagay na hindi dapat minamadali ay minamadali natin para lang masabi natin na, oy, hindi tayo nahuli. Oh. Diba? Yan naman yung totoo eh. Pero sandali, bakit hindi nyo muna hayaan ng mga eksperto kung ito'y sinisiyasat pa talaga ng siguradong-sigurado? Remember, nadala na tayo sa mama, papamadali na yan eh. Oh. Ano nangyari doon sa huling minadali nating vaccine? Sige nga ho. Ano nangyari? Ang daming namatay na bata. Bakit? Minadali. Hinabol yung eleksyon para mailabas yung budget. Oh. Diba? Ngayon, gusto nyo na namang madaliin? Ano ba kayo? Mga gago ba talaga kayo? Hindi, tanong ko lang, oh, ha? Yun yung nakakainis dun, eh. Ay, maganda na nga itong nangyayari. Slowly but surely. Ba't kailangan nyo madaliin? Kainis? Kasi, naghahanap lang kayo, mga politiko, na mamabati ko sa gobyerno. Oh, yung isa namang mayor na nagmamadali dyan, inggit kasi hindi siya number one. Ha? Si Mayor Sara kasi yung number one. Kaya para mabatikos yung tarpaulin, abay gagamitin yung vaccine. Oh, di ba? Sa totoo lang, oh, ako, hindi ako na ano ha, hindi. Ito ha, gusto niyang batikusin yung tarpaulin. Wala siyang magamit na issue. Kaya ginamit niya yung vaccine na issue. Ang tagal naman ito, bumabaha ng tarpaulin para dito sa box, eh, kesa sa vaccine dapat ang bumaha. Talagang i-connect niya. Ibig sabihin,
ang motibo talaga, banatan lang itong mga nagkakabit ng tarpaulin na ito. Ay nako. Kung ako lang taga Maynila, magkakabit talaga ako ng tarpaulin dyan. No, di ba? Oh, sabi nito ni Deo Albert Vlogs, last na to, di ba may mga Marcos supported na DDS at the same time, oh, ano ho yung tanong po? Paki-ano ho yung tanong? Kindly elaborate. Hindi oh, pansinin niyo ho, pansinin niyo ang ating bansa. Ah, isipin niyo ha, ito ah. Hindi niyo ho ba naiisip ito? Ilang dekada na tayo? Ha? Napalubog ng palubog ng palubog ng palubog. Dahil oh, ang daming magagaling na mga politiko. Ang gagaling magsalita sa media, ang gagaling magsalita sa social media. Ang gagaling talagang antikas, antikas. O, ano nangyari? Sige nga ho. Huwag nyo na ho tayong paikot-ikutin kung anong partido niya, kung ano nagawa niya. Ang tanong, asan ang bansang Pilipinas hanggang nung tumungtong si Pangulong Duterte? O, pinagtatawanan ng ibang mga bansa. Kailan lang naging proud ang mga OFW natin nung si Pangulong Duterte nang naupo? Huwag na ho tayong maglokohan. Mula nung panahon ni Cory, bumagsak na itong bayan na to. Kahit sinong pangulong sinaksak nyo dyan, katalino ng mga hindot na yan. Ang tatalino, ang gagaling, talagang woo! English speaking, mga hayop, ang gaya, talagang woo! Woo! May mga vision. Well, Bawal mo, tumatalsik na. O, totoo naman, di ba? Ang gagaling nilang lahat. O, ano nangyari sa bansa natin? Wala, tae. O, yung totoo, tae, di ba? Yun lang ang tanong ko sa inyo eh. Huwag na tayong paligoy-ligoy. O, sa anong inaabot ng lintik nating bansa mula nung nawala si, ano, si Ferdinand Marcos? Wala naman eh, naglalubog-lubog tayo para tayo mga gago. Tapos, ha, saya-saya pa natin eh. O, eto ah, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang mga Pilipino, mayayaman yung iba dyan. Pupunta ng Amerika, pupunta ng UK. Ha? Pupunta ng Japan. Pagdating doon sa Japan, pagdating doon sa UK, papunta din sa Amerika, oh, ang baba ng tingin ng iba. Oh. Tapos, yung mga syala natin, mga kababayan, bigla silang nayayaning, bakit ang baba ng tingin nila sa amin? Eh, ang yaman namin. Oh, totoo, di ba? Yung mga mayayaman dyan pumupunta ng Japan, mayaman kami. We are rich. We are rich. Bakit ang baba ng tingin nyo sa amin? Eh, tanga ka kasi. Alam mo kung ano bakit? Eh, kasi hindi naman mahalaga dun sa mga yon kung ikaw mayaman. Ang mahalaga sa kanila, ang pangit ng bansa mo. Kaya hindi sila proud sa'yo. Kaya kanina minamaliit. Sana ho, madala na ho tayo dun sa ganung klaseng pag-iisip. Na yumayaman ka lang, umaasenso ka lang, ikaw. Paano naman yung mga ibang mga Pilipino? Dahil sa pagpilit mong umangat, bumagsak yung iba. Kung pagpunta mo naman sa akala mo, angat ka, hindi. Inaapi ka pa rin. O, di ba? Yun ang totoo eh. Huwag mo kayo magagalit, pero yan ang totoo. Marami akong nakakasabay na ganyan eh. Yung sa aeroplano, yabang-yabang, makaasta. Alam mo talaga. Nasa business class ako ah. I mean business class. Kayo, nasa economy, mga OFW. Pagdating do, ano nangyari? O, pare-pareho kayong pumila, kayong mga animal kayo. O. Ang kahit anong kayabangan nyo, pag sila, pag ginanong kayo ng mga Arabo, pag ginanong, you rich, you, ganun. O, di ba? Pagdating sa ibang bansa, tawan-tawa yung mga OFW eh. O, di ba? Yung mga OFW, tuwan-tuwa sila eh. Kala nyo mayaman kayo. Pagdating dito, pantay tayo mga hindot. You know why? Because our country is so not good. Diba? Until the president came, o sabihin na natin si Pangulong Duterte, doon talaga nagkaroon ng, uy, we love your president. We like your president. Your president has a strong hand. Your president is strong. O, diba? Kailan yun? Kay Pangulong Duterte. O. Ngayon, tumigil kayo sa kadaldalan ninyo at masyado kayong nagmamagaling. At taga, asa na yung vaccine? Vaccine mo, mukha mo, saksak ko sa... Ngala-ngala mo yung vaccine na yan eh. Vaccine yung kita dyan eh.
O, di ba? Ito naman. O, ito ang paliwanag ng FDA. FDA, pasok! Ginit ba ng mga health experts? O, ilang mga health experts na lig... Ah, andali. OFW ako, but I'm not Hindot. Hindi po ikaw yung tinutukoy kong Hindot, madam. Ang sinasabi ko po, yung mga na feeling mayaman, tapos pagdating dun sa ibang bansa, oh, hindi na ganun kayaman. Di ba yung totoo naman? Oh, sabihin nyo, hindi ako, hindi totoo yun. Alam ko yan. Bakit? Ang dami ko nakakasabay na ganyan, yung yayamanin. Shala sila, paglakad-lakad sa Japan, oh, lakad sa shala kami. Hmm. Tapos pagka ano, oh, pare pa, pantay-pantay din tayo. Pipila rin kayo doon sa pilahan ng lahat ng tao. Labang pa nga yung mga OFW. Bakit? May residence. Ano sila? Ikaw, pila ka na mahaba hanggang magka-ano-ano ka dyan. Mm. Totoo. Tapos gamitin ang CoronaVac na dinevelop ng Sinovac Biotech ng China. Mabisa rin ito para maiwasang lumala ang mga nagkakasakit ng COVID-19. Nagbabalik si Mark Petalco. Sabi pa nito ni Zeni Orit, at kahit ano pa ang posisyon natin dyan sa Pinas pagdating natin sa Canada, the back to zero. Correct. At isa pa, ha? Naalala nyo yung pinagtanggal ng sapato si Drilon? Galit na galit si Drilon? Sa Amerika yun, ha? Oh, ibig sabihin, yun ba, eto ha, remember that time? He was the Senate President at that time, Senator Drilon. Nagalit siya, nag-file siya ng ek-ek-ek-ek sa Amerika. Sabi ko nga, pinagtanggal ng sapatos, nagalit na kagad. Tapos ipagmamalaki mo, we are friends with America. Naka-diplomat, ano yun ha? Remember, itong mga to, mga opisyal ha, may diplomat passport yan, pula ang passport yan. Iba ang dinadaanan yan, pero siya pinagtanggal. Oh, pantay-pantay pa rin. And, anong ibig ko sabihin? Kasi nga ho, it's not about you, it's about your country. How can you be proud of yourself kung yung country mo bagsak? Di ba? Sa Linggo, inaasahang darating na sa bansa ang kauna-unahang bakuna kontra COVID-19 na nabigyan ng Emergency Use Authorization ng Food and Drug Administration o FDA. Ito ang CoronaVac na gawa ng Sinovac mula sa China. Nasa 65-91% ang efficacy rate ng CoronaVac batay sa clinical trials nito sa Indonesia at Turkey para sa mga 18-59 years old na malulusog. Pero ayon sa FDA, nasa 50.4% lang ang efficacy rate ng bakuna sa mga healthcare workers. Paglilino naman ng mga eksperto, mabisa pa rin ang CoronaVac na panangga para maiwasan ang severe symptoms ng COVID-19. Overall efficacy is about 50.3%. No? But among those that have more severe disease, so moderate disease, about 78%. And for severe disease, no? 100%. It is a safe vaccine. No? There is no safety issue as far as this vaccine is concerned. I would even say that considering that it's an inactivated vaccine without the allergenic components, it can be safer, no? Dalawang dose ng CoronaVac ang ibibigay sa pagitan ng 4 na linggo. Mild to moderate lang din ang naitalang side effects sa bakuna. Ayon sa World Health Organization, naglalaman ng CoronaVac ng inactivated virus at ang ganito na teknolohiya sa paggawa ng bakuna, lumilikha ng matibay na antibody response. Ang CoronaVac ay maaaring imbak sa pasilidad na may temperatura na 2 to 8 degrees Celsius. Bukod sa donasyon ng China na 600,000 doses ng CoronaVac, nasa 25 million doses din ng bakuna ang naselyuhan ng Pilipinas. Wala naman nakikitang problema ang Department of Health sa CoronaVac pagdating sa mga gagamiting hiringgilya. So one dose per vial siya. So kapag kaganito, according to our experts, hindi natin kailangan ng specialized syringe for this, yung mga dead space syringe. Yung mga ordinaryong syringes lang po yan at meron ho tayong adequate stock sa Department of Health nito. Mark Fetalco, para sa Bayan. Oh, ang ganda, di ba ho? Ano ang ganda doon, ha? Hindi na nga daw special yung syringe. Ginito ba? Yung pantorok at saka at the same time, ayan o, oh, papakita ko lang ho, ha? Oh. In terms of 100%, parang hindi ko kasi sinasabi ito eh, ha? Ang sinasabi lang nila 50%. Ano ba yung 50% na yan? Hindi ho. 50% na hindi ka mahahawa. Pero in terms na ikaw ay magkakaroon pa ng malubha, eh hindi ho 100% hindi ka magkakaroon ng malubha. Yan ho ang sinasabi niyang pag-aaral patungkol dito sa Sinovac na ito. Okay? Hindi ho kasi dinidiin niya ng ilang mga media sa tuloy. Iniisip nila, ah, bakit ba yan ang kinuha ng gobyerno dahil sa China? Ay, nako. Hi, Sir Barnett. This is your 70-year-old fan watching from Sacramento, California, Arlinda Zulueta. Salamat po. Palakpakan.
Oh, ito ha. Ito po 'yon, ito po. Ito po yung papakita ko lang sa inyo. Yung baka sabihin niyo nagpe-fake news ako eh. Hindi 'o, ito. Oh. Ito yung dating balita pa po ito ha. Hindi ho ito bago. Ito yung sinasabi kong example eh. Yung medyo nagreklamo si Drilon sa treatment ng San Francisco Airport nung pinagtanggal siya ng sapatos. Ang sabi nung US Embassy Public Affairs, sabi, I'm sorry, the senator was inconvenient. Sabi, sorry kung medyo na ano ka, but security measures are random and anyone who comes to US could be subject to them. Yan po kasi ang problema eh. Ang problema ho sa mga ilan natin, especially ho, pag mga liberal, mga dilawan ho, yung feeling entitled. Hindi! Senador ako eh! Bakit ba? Hindi pa eh pwede. Senador ako eh. Ina mo, anong senador ka? Pagdating sa ibang bansa, pareho ka lang. Huwag kang ano dyan. Huwag kang magmagaling. Yung totoo, yan ho ang totoo niyan eh.